Glory to God. Praise Jesus. So in the book of 1 John chapter 4 verse 7, we read, Beloved, let us love one another, for love is of God. And everyone who loves is born of God and knows God. Let us love one another, beloved, for love is of God. So, napakarami pong tao sa buong mundo ang nagsiselebrate po ng tinatawag na Valentine's Day. Actually, ito po ay originally known as Feast of Lupercalia, which is celebrated every February 15. So, Lupercalia is celebrated to honor not God, but pagan gods, namely Lupercus, it means God of Fertility, Juno, Goddess of Marriage and Women, and Pan, God of Nature. It was a fertility rite and celebration of superstitious Romans. So meaning to say, ito pong feast na ito, ito pong day na ito, ito pong celebration, ito ay pagan celebration. Ito po yung sinimulan po ng mga Romans. So alam niyo naman, ang Romans po, napakaraming Diyos-Diyosa, napakaraming pong sineselebrate, napakaraming ino-honor ng mga gods and goddess. Diyan po si Venus, si Pluto, si Jupiter, si Hermes, si Zeus, and more to mention. At later on, siya po ay inada po ng isa pong religious church. At ang ginawa po nila ay kinanonize po nila si Valentine, ginawang saint, at siya po ay tinawag na Saint Valentine. At yung date pong February 15 ay inilipat nila ng February 14. Kaya ang tawag po sa kanya ay Valentine's Day, at siya po ay sineselebrate kada February 14. So, wala po tayong problema sa mga kababayan natin at buong mundo na hindi po alam ang truth, ang Bible, ang history at origin nito. Ang nakakalungkot po ritong malaki ay napakarami po mga pastor, mga bishops, Christian leaders so-called, mga elders, nasa fivefold down to the congregation na nagsiselebrate po nito. It's almost nakagaya po ito ng December 25 na wala namang biblical record. Wala naman pong exact date ng kapanganakan ng Panginoon sa Bible, e sineselebrate po siya ng church, mga so-called Bible-believing Christian. Which I believe, they believe the Bible, but the problem, they celebrate many, many things, at ito po ay tinatawag nating false Christianity. No? Tinawag na Christianismo, meron pong paganism, tinawag na truth, pero sinasamahan po ng mga superstitious belief, that is false Christianity. Eh, ang totoo po, ang December 25 ay, nung 4th century po siya nagsimula, at ito po ay sineselebrate ng Roman world. Again, yan na naman po ang Roman world, na kung saan ito po ay parangal sa kanilang gods na si Sun, S-U-N, hindi po Sun, patungkol kay Jesus na S-O-N. And later on, na-adapt na naman po ito ng religious church at ginawa na po itong festival at tinawag nilang sacred day at yun nga po yung so-called araw ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, which alam po nating lahat na hindi naman totoo. Ganito rin po itong Valentine Day na ito. Actually, wala pong masama kung i-celebrate po ito ng mga wala sa Panginoon kasi yun ang thinking nila. Kaya lang, ang pangit po nito, bukod sa hindi po ito mabuti sa mga mananampalatayang naniniwala sa fivefold mula sa congregation at mula sa fivefold na naniniwala sa Bible pababa sa congregation, ay hindi po ito nakasentro sa Diyos eh. Ito po ay nakasentro sa dalawang tao at produkto at bunga po ng immorality. Kaya dumalagana po ang immorality pag dumadating po ang February 14 ng Valentine's Day. Lagana po ang lahat po ng mga gawa ng laman na ayaw po ng Diyos. So meaning to say, ito pong pagan belief at celebration, ito ang nagdala sa marami sa kasalanan. At sinamantala po nila itong belief na ito para isatisfy yung kanilang lustful desire outside marriage. Kaya dapat ang lahat po ng nasa
Panginoong Jesucristo na nahugasan ang kanyang dugo na tumanggap sa kanya ng buo bilang kanilang personal na Panginoong Diyos at tagapagligtas at mga nangangaral ng salita ng Diyos mula sa apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers down to the congregation ay wala na pong participation sa Roman pagan tradition na ito. Kaya ang layon ko po, mga minamahal, sa aking pong pagpapaabot is not to hurt anyone or to attack anyone in the fivefold, especially those who don't know Christ, but to speak the truth in love. At dalhin po ang lahat sa kalayaan at ang isa man po ay maluwalhati talaga. Because God is love. At ang love po ng Diyos ay pure, holy, sacred. At ang sabi ng 1 Corinthians 13:4-8, siya po ay umaayaw sa kamalian, pero nanindigan sa katotohanan. Hindi siya natutuwa sa kasamaan, pero siya po ay nagagalak sa mabuting gawa. Siya po ay matiisin, mapagparaya, maunawain, mapagsakripisyo. At ang pag-ibig na yan ay nagtatagumpay. Mapagsakripisyo. Sinakripisyo po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayong lahat. Ang kanya pong binigay ng halaga, hindi ang kanyang sarili, kundi ang kapakanan po ng mundo para sa kanyang kaligtasan. His sacrifice is one and only Son, our Lord Jesus Christ, who died on the cross to redeem us from destruction at yung destruction ay eternal punishment in hell. Kaya, for me, as God's end time apostle, na nakakaunawa po ng biblical principle, ito po yung malaking kasalanan dapat ihingin ng tawad ng body of Christ at lahat po ng gumagawa nito na nakikaisa sa pagan celebration concerning Valentine's Day na pinaliwanag ko na po sa inyo ang history, ang root at ang origin. At ito po yung sinamap ko na lang, actually mahaba po ito. No? Talagang masyasyaka pagka ito ay naipaabot ng gusto. Eh, humiwalay na po tayo. At iiwanan ko po kayo ng isa pong powerful truth in 2 Corinthians 6:14-18 at ito po ang sabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Do not be unequally yoked together with the unbelievers. Kung daw po tayong makisalumuha sa mga hindi mananampalataya pati sa kanilang mga gawa, huwag tayong makipamatok sa hindi Kristiyano, sa hindi naniniwala sa Biblia at hindi si Kristo ang Panginoon sinasambang Diyos sa Espiritu sa totohanan sapagat hindi raw pwede magsama si Belial at ang Diyos, ang Panginoong Hesus, hindi raw pwedeng magsama ang saro ng Diablo at saro ng Panginoong Kristo. Hindi po pwedeng pagsamahin sa isang templo ang Diyos-Diyosan at ang Diyos na buhay. At tayo po'y inuudyo ka ng Diyos, inuutusang humiwalay tayo sa kanila. At siya po ang ating magiging Diyos at tayo ang kanyang magiging mga anak. Sundin po natin siya. At kung gusto po talaga natin ipadama ang pag-ibig sa lahat, ito po ay gawin natin sa pamamagitan ng pag-share sa kanila ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. For God so loved the world. Yun po ang totoong pag-ibig. God is love. We are love. Whosoever is born of God, love because God is love. Ito po yung pag-ibig na kailangan ng mundo. Hindi po yung pakikisama natin sa ritual, pagan, Roman root, celebration na kinakalungkot ng Diyos. So, with that in mind, I believe na kayo po'y na-enlighten, na pagpala at naabot ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabi ko ng katotohanan. Kasabay ng panghihingi natin ng tawad sa marami nating mga kapatiran at nasa fivefold pababa sa congregation na nagpa-participate po rito na dapat po ay hindi. Kapatawarin po tayo ng Diyos, kaawaan po niya tayo, at magsimula na po tayong tumalikod sa lahat ng kamalian ito. Salamat sa inyo pong pakikinig, pag-share po nito at pag-like, at pag-alis po sa pagan ritual Roman root na ito, patungo sa katotohanan ng pag-ibig ay ang magbigay ng buhay. At ito po ihemplo ng Panginoon at ang talagang pag-ibig at nagmamahal ay nagliligtas ng kaluluwa. For he who wins souls is wise, and winning souls is an urgent task. Maraming salamat po sa inyong pagsunod. Malaya na po tayo at huwag na tayo magpabilanggo pa sa mga superstitious Roman root belief. A traditional acquired romance root sinicelebrate po ng marami ngayon. And I close, naalala ko po ang isa pong mananampalataya. Siya po yung may calendar at nakalagay sa calendar niya ay February 13 and then 15, 16, 17, on and on and on. Wala kang makikita ng February 14. At ang sabi niya,
Kasi wala naman talagang Valentine's Day sa Bible. So paniwalaan po natin ang Word of God. You are free. I love you. Thank you for praying for us and supporting the work of God. We love you all. In Jesus' name, you are free. And everybody say, Amen and Amen.